Ano nga ba pumunta sa United Arab Emirates na magmumula or manggagaling sa Pilipinas? So guys, my name is Rolus Trissimo, also known as Kuya Well, at tutulungan ko kayo kung ano nga ba pumunta sa United Arab Emirates. By the way guys, I have a new channel and my YouTube channel is Mr. Illustrissimo. You have to hit like and subscribe para mapanood nyo rin ang mga clients natin na sinusundo sa airport at tinatanong kung kamusta nga bang immigration at ano ba kadalasan ang mga tanong sa immigration. So guys, huwag na natin patagalin pa at simulan na natin to. May apat na paraan kung paano nga ba pumunta dito sa United Arab Emirates. Una, Manila to Dubai direct tourist visa. Second is employment visa. Third is family visa. At ang pang-apat is cross country. Unang paraan kung paano nga ba pumunta dito sa United Arab Emirates is tourist visa direct from Manila to Dubai or to United Arab Emirates. So paano nga ba ito ginagawa at kung para sa iyo ba ito na pupunta ka dito directly? Ngayong taon 2022 at mga nakalipas na like 2021 actually, ang sure lang na walang offload pag magagaling ka sa Pilipinas is with Affidavit of Support or tinatawag nilang AOS. So sa Affidavit of Support, kailangan mong may immediate family ka at ang immediate family mo is may 10,000 salary. Dapat ang Affidavit of Support is kinukuha doon sa ating consulate. Kasi kung ang agency ang magbibigay sa inyo nito at kung sino yung tao ang magbibigay sa inyo na hindi nyo kamag-anak, for sure peki yan at pwede kayong ma-offload dahil hindi totoo ang Affidavit of Support niya. So guys, ang Manila to Dubai din is napaka-strict niya as of now. Kasi dati, to be honest, ang kailangan lang ng mga magkakamag-anak, kanilang birth certificate na mapatunayan na talagang kamag-anak mo itong taong to. At meron siyang OWA or OEC para talagang legal siya nagtatrabaho dito sa Dubai. Pero, yun is nakadepende sa immigration officer. So, kung wala kang affidavit of support, pagkatapos, nagtangka kang pumunta dito, malaking chance mong ma-offload. So, medyo 50-50. Pero kadalasan, based on my experience sa mga client natin, like yung mga asawa nila na pupunta dito, na okay naman yung trabaho, na walang affidavit of support, nakakapunta sila. Pero guys, kami sa travel agency, hindi namin mag-guarantee ang inyong na kayo hindi ma-offload kung wala kayong affidavit of support. So, ang unang way is tourist visa going here na mayroong affidavit of support. Okay? Pangalawang way kung paano nga ba pumunta dito sa United Arab Emirates is using working visa. Meron na kayong employer or nag-apply kayo under POEA website, nakakita kayo ng employer nyo at handa kayong kuhanin sa Pilipinas. Ingat-ingat lang guys kasi kadalasan maraming scammer na agents sa Pilipinas. So mas okay na kilalanin natin kung sino yung agency natin doon at kung talagang okay ba yung kanilang mga status doon sa POEA para makuha kayo. At kung meron na nga kayong employer na sinasabi ko na nandito sa United Arab Emirates at hindi alam ang process papunta dito, kontakin nyo lang kami at tutulungan namin kayo. Pero okay, ano nga ba yung mga documents na kakailanganin para i-process ng agency ang na makakuha ng tao sa Pilipinas? Kakailanganin natin ng trade license ng company, kakailanganin natin kung sino ang nasa trade license, ang Emirates ID, passport, visa, photo ng office, o kakailanganin din ng email kung ilang tao meron na Filipino doon sa isang company at ilang tao meron doon. So guys, pag meron na noon, kailangan natin i-prepare lahat ng agreement ng agency at ng company na isasend natin ngayon doon sa ating embassy, which is a call. Pag na-approve na yon, isasend natin ngayon sa Pilipinas. Pag nasend na natin ang document sa Pilipinas, accreditation ngayon ng POEA. So, ganun yung way kung paano nga bakuhanin under legal way ang isang tao na hinahire doon sa Pilipinas. Which is, ang isa sa mga problema lang dito is medyo mahaba-haba, especially kung urgent ng employer nyo na kayo kailangan. So, nasa 6 to 8 weeks or sometimes 5 to 8 weeks ang process nito na pagkuha sa Pilipinas. So, medyo mahaba-haba pero mas okay na dumaan sa legal way pag hinar kayo na isang employer doon sa Pilipinas. Pag hinar kayo na employer na nandito sa United Arab Emirates na magmumula sa Pilipinas. At kakailanganin din kayo'y i-medical para kasi makita na physically fit kayo. Baka mamaya mayroon kayong TB, may HIV, may HEPA. Pagdating dito, kahit nakalusot kayo doon sa immigration sa Pilipinas, for Emirates ID may medical kayo. So, ang mangyayari is papauwiin kayo ng Pilipinas. So, sayang lang din ang kasus nyo. Working visa or what we can say, legal way of hiring people from the Philippines, ang kakailanganin ng documents naman ng tao na ipapakita doon sa immigration para hindi ma-offload is yung OWA and OEC.
Kasi once na may OWA o easy ka, pas may PIDOS ka, meron kang agreement, meron kang visa, so sure na sure yan na walang offload this. Kung anong nasa visa, yun din ang nandoon sa iyong OWA or OEC. Okay guys? Ang third way kung paano mabakuhanin ang inyong mga kamag-anak doon sa Pilipinas or especially ang asawa or anak is family visa. So, sino nga bang eligible for family visa? So, kadalasan sa mga napaprocess namin ng family visa is either asawa or anak. So, sa asawa or anak, so 18 years old and below, sila yung mga pwedeng i-family visa. Pero mayroong new rule na pwedeng 25 years old and below. Pero medyo mahaba-haba at sometimes mayroong deposit na i-require sa immigration for family visa. Ano nga ba ang mga requirements para makuha mo ang asawa mo or anak mo under family visa? So guys, kinakailangan ng mga attestation ng mga documents nyo. Like marriage certificate, yung mga birth certificate na yan, kakailanganin natin. Dapat meron din kayong tenancy contract. Dapat ang sweldo nyo is 4,000 and above. So, kung meron kayo noon, and then pwede natin i-process ng legal way ang inyong asawa at anak. Ano nga ba mga documents na kakailanganin na ipapakita doon sa immigration kung family visa ka? Katunayan na asawa mo or anak mo ang kukuhanin mo. So, let's go for asawa muna. So, kung asawa mo, so syempre kakailanganin ng marriage certificate, kailangan attested ang documents na meron ka. And then, dapat ang asawa mo meron ding OWA or OEC. Kasi kung meron ka mga family visa, pero walang OWA or OEC ang asawa mo, hindi siya legal na ina-acknowledge ng Philippines na nag-work dito ang asawa mo. Kumbaga, nawawala pa siya dun sa Pilipinas at hindi pa siya registered sa ating embassy. So, dapat may OWA, OEC, or OEC sila. Pagkatapos, kailangan mo ng passport ng asawa mo, visa ng asawa mo, Emirates ID copy ng asawa mo para ipakita doon sa immigration natin. Ang family visa is residence visa na. Hindi na siya nakalagay na employment, hindi na siya nakalagay na tourist, so residence visa na siya. Kung ilang years ang visa ng asawa mo, kadalasan ganun years din ang visa na makukuha mo. So pagdating mo dito sa United Arab Emirates, imi-medical ka, at po-process ang yung Emirates ID. Ang kadalasan na nagiging problema dito sa family visa, pag yung asawa mo, dahil nga naka-under ka doon, naka-underemployment siya, for example, na-terminate siya, nag-resign siya, ang visa mo rin is canceled. Sa family visa, most of our clients talagang walang offload dito. Dahil resident visa. Okay, at talagang asawa at anak kadalasan na asawa at anak lang ang pwede. Pang-apat or huli sa way kung paano pumunta dito sa United Arab Emirates. So guys, eto medyo may pagka-desperate na tayo nito kasi ang mangyayari is magko-cross country ka muna sa bansa malapit sa Pilipinas. Like for example, pupunta ka ng Thailand, pupunta ka ng Singapore, or kahit sa ang neighboring countries malapit sa atin. So kadalasan dito, I don't recommend this kasi ginagawa lang to ng mga kababayan natin para kapanipaniwala, for example, ang bakasyon papunta doon sa Singapore or Thailand, pero may side hustle siya na hindi ka talaga uuwi ng Pilipinas, kundi from that country na napunta ka na, nakalusot ka na, din pala ipapras ang visa mo papunta dito sa Dubai. So, parang nangyari is niloko natin yung immigration officer kasi ganun talaga yun. Pero ito is para sa mga desperate na talaga. Kasi nga, wala nang way para pumunta ng under tourist, hindi pwede direct, hindi pwede mag-employment visa, hindi pwede mag-family visa. So, cross-country yung ginagawa nila, which is, meron pa round trip ticket from Manila to Singapore to Dubai o kahit saan bansa. Pero, sasayangin mo yung pabalik. So, pag nandun ka na sa Singapore, para visa papunta dito, hindi pwedeng process ang visa na nandoon ka pa sa Pilipinas. Kasi pag nandoon ka pa, makakita ng immigration officer at yun ang dahilan kung bakit ka ma-offload. So, ang problemahin lang dyan talaga is talagang dapat napatunayan mo na magbabakasyon ka lang. Wala kang ibang gagawin mo na hindi ka muna magbubuk ng ticket pa Dubai, hindi ka muna magpapras ng visa pa Dubai. Kasi once na ginawa mo yun, yun ang mga dahilan kung bakit ka ma-offload. Hindi lahat na nagko-cross country ay nakakalusot. So, syempre, kailangan i-assess mo rin sa sarili mo, nakapag-travel ka na before, nakapag-ano pa yung work mo sa Pilipinas,
okay ba yung sweldo sa Pilipinas? Kasi unang-una, pag talaga magbabakasyon ka lang sa ibang bansa, ang tinitingnan ng immigration or kadalasang tanong nila sa isip nila is, babalik pa ba ang taong ito sa Pilipinas? Ano ang reason para bumalik ang taong ito sa Pilipinas? Especially sa mga taong magka-first country na isa lang, pagkatapos ang sweldo is minimum lang 12,000, ang pera sa bank statement, inilagay lang like 100,000 isang pagsakan, hindi lang man nakita ni immigration officer kung saan nagmula yung pera na yon. So, kadalasan na offload. So, unsure lang, mas okay na talagang group kayo, family tour, para talagang mapatunayan na magbabakasyon lang kayo. Or else, kung mag-isa ka, mapatunayan mo na mag-travel ka na before, may pera ka, meron kang magandang source of income. Okay? At from there, wala nang tanong-tanong doon sa Singapore. Okay? Pag cross country kayo, ang kadalasang hinahanap yan is ang source of fund at ang proof of fund. Okay, so saan nga pa nagbumula yung pera mo na gagamitin mo palipad ng ibang bansa? It's either sa work mo. Kung sa work mo yung magagaling, magkano bang sinuswaldo mo? Mayroon ka bang salary certificate? Tapos, hanapan ka ng bank statement. So, kung paano yung galaw ng pera mo doon. Kadalasan, hinahanap din ng certificate of employment, hinahanap din ng mga leave form na talagang employed ka doon at talagang leave ka lang at may babalikan ka sa Pilipinas. So, yun yung apat na ways kung paano nga ba pumunta dito sa United Arab Emirates. Una is tourist visa direct, pangalawa is employment visa, pangatlo is family visa, at pang-apat is cross-country. Okay guys? So guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to kung paano nga ba pumunta sa United Arab Emirates. So guys, mas okay talaga na daanin natin sa legal way ang pagpunta dito sa United Arab Emirates. Kasi in case na pupunta kayo dito, pag may mangyari, magkagera or magkaroon ulit ng pandemic, at least handa tayong tulungan ng government. Kasi kadalasan, pag cross country yung ginawa natin, makapos nandun na nga kayo sa Singapore, Thailand, pumunta kayo dito, naganap kayo ng trabaho, nakakalimutan natin mag-register sa OO or OEC. Kung makakakita man kayo ng trabaho under tourist visa, please, I suggest mag-register kayo sa OWA, kumuha ng OEC, kasi nga, para hindi tayo nawawala sa bansa natin at alam nila nakatrack tayo. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo, at kung meron man kayo mga comments na gusto nyong sagutin namin, please, mag-comment lang kayo dito. Like and subscribe kayo para updated kayo sa mga videos na gagawin namin. At you can visit our office, guys, dito sa Union United Arab Emirates. At dito sa description nato, makikita nyo yung mga sales representative natin na pwede tawagan o pwede message para i-assess namin kayo kung wala ko ba yung chance makapunta or hindi. Don't worry guys, sasabihin namin sa inyo kung ma-offload ka ba or hindi. Kasi I'm proud dito sa aming company na wala pang na-offload dito sa amin, or else kung na-offload man, sinabihin namin ahead of time na ma-offload kayo pag ginawa mo to kasi wala kang FWF support or ginawa mo yan. So, mas okay na ipa-assess muna kayo bago kayo mag-offload dito. Kesa naman gagastos kayo at wala kayong kasiguraduhan. Though, depende yan sa inyo kung talaga mag-stay care kayo. Kasi may iba, lumulusog talaga kahit wala nun. Pero, we don't guarantee that. So guys, thank you again and hope to see you here in United Arab Emirates. Bye!